Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, bubuksan natin yung bago kong passport. Actually, kararating lang nung aking passport, yung bagong renew na passport. At i-unbox natin, i-unbox daw talaga oh. Pero 2 months ko din tong hinintay and kararating lang by mail. So sa Japan Post yung delivery nito, kasi from Nagoya ito galing, doon ako nagpa-renew ng aking visa. And ngayon ay susubukan nating buksan yung envelope So bubuksan natin yung envelope kung saan nila nilagay yung bagong passport. Okay, so hindi ko pa nakikita yung loob, ngayon pa lang natin bubuksan. So samahan niyo ako at tignan natin kung ano yung itsura ng bagong passport, okay? Okay guys, so ito yung bagong ito yung kararating lang na sulat from Nagoya Consulate. And itong envelope na to, ako rin ang nag-provide nito sa kanila. So i-submit ninyo rin yan doon pag personal appearance. Ayan, pag nag-personal appearance kayo, kasama itong papel na to or yung envelope na to na ibibigay ninyo doon sa counter. And nakalagay doon sa harap ng neto yung address. Ayan, ba-blurred ko na lang. Yung address at saka yung name syempre nung makakatanggap ng bagong ano, yung nagpaparenew ng passport. So ilalagay niyo yung address niyo dito and yung inyong pangalan. Okay? So meron din siyang yan, bago niyo ibigay sa kanila ay may stamp din kayong ilalagay diyan. So medyo mahal yung stamp, nasa 575 ata. Kaya putol-putol yung stamp. Ayan. Okay? So yan yung nasa picture. So yan guys, buksan na natin ano ang itsura ng bagong passport na galing dito sa Nagoya. Siguro pare-parehas lang naman lahat yun, di ba? So buksan na natin. Ayan, hindi ko pa nabubuksan guys. From, yan, dyan galing. Yan, malabo ba? So yan guys, galing siya sa Philippine Consulate General in Nagoya. Okay, ang dilim ko. So, simulan na natin. Buksan na natin. Ang tagal ko magbukas. Okay. Buksan na natin. Gusto ko na makita kung ano ang tsura ng bagong passport. Okay. And ito na guys. Ang bagong passport. Ayan. Bakit makapal? Okay. Ah, kasi yung pati yung luma pala kasama. Okay, so ito yung bago. And ito yung luma. Oh, ayan. Meron pa akong tatak ng ano, ng Dusit. Ayan, galing sa Dusit Hotel. Dusitani Hotel. Kasi may realtors doon. Ito yung kuha kong passport noon. Siyempre, meron na siyang butas dahil hindi na siya valid. And ito ang aking bagong passport. Ayan. Tapos nakalagay dito sa likod. Yan, nakalagay dyan, Nagoya Mobile Site. And then yung, Bumbu, pati pangalan ko. So ayan guys, titignan ko syempre, ano to eh, government ID to. So ako na lang mag-check kung ano yung tsura na sa loob. Ito pa lang naman yung tsura niya sa loob. Ito yung tsura niya sa loob, yan yung bagong passport. And yung lumang passport, ay ganito. Yan, ganyan ang lumang passport. Ito yung bago. Ito yung bago, ito yung luma. Yan yung front page. Then, isusunod, wow! Okay, sige, tignan nyo na lang yung aking itsura. Ayan yung itsura ko. Ang taba. So ayan guys, ang aking bagong passport. And syempre 10 years na siya. 10 years yung ano niya, validity ng passport na to. So ayan.
size. And marami siyang pages, up to 44 pages. Ito yung likod. Yan, ito yung likod ng passport. Yan. Ganda, ang ganda ng bagong passport, no? Mukhang ano talaga siya. Advanced na passport na siya ngayon. Pwede naman, ang dami niyang mga pages. Yan, mga pages. So, masayang-masaya ako ngayon dahil na-receive ko na yung aking passport. Dahil kinakabahan ako dahil malapit nang mag-expire yung aking visa dito sa Japan. Siyempre, pagka kung sakaling marirenew yung aking visa, ay kailangan natin ng passport, di ba? And hindi pa dito natatapos yung ating video kasi magsasagot tayo ng mga questions about sa pag-renew ng passport. So, sabi ni Studs ay, saan po kayo nakabili ng Nagakata envelope, kuya? So, nakabili ako dito sa convenience store. Kahit saan convenience store, pumunta ka lang sa Family Mart or sa Lawson or sa 7-Eleven, meron doon mga envelope na size na katulad nito, ganitong size. Ayan. Okay? So, hindi naman to special size. So, futsu lang to. So, doon kayo bibili, okay? Sa convenience store lang. Kumbini, okay? Then, question naman ni Jose Miguel. Pag 18 na po ko, pwede na ba ako? Ay, papala to. Sorry. Okay, mabalik tayo doon sa mga questions about dito sa passport. Eh, sabi ni Eileen Salinas, ayan, konnichiwa, ask ko lang kung saan mabibili yung stamp. So, sa yung stamp na to ay nabili ko din, yan, yung stamp na yan, yung stamp na yan, yung mga yan, ay nabili ko din sa convenience store. Sa saan malapit yung consulate, ay merong Family Mart doon, and doon ako bumili ng mga stamp, okay? So, doon kayo, pwede kayong bumili doon sa any convenience store. So, pag sabasamahin nyo na lang yan. Kumbaga, i-add nyo lahat yan, nasa 575 yen ata yan, okay? Then, next question ni Abigail Kawase. Kuya, ilang bisang bago mo nakuha, slot mo? Ha? Ilang? Ah, baka ang ibig niya sabihin, kasi sabi niya, naka-expire na yung passport ko sa August. Yung alien card ko, ma-expire na din ng September. Yata, or October. So, nung January, ako nag-apply sa Nagoya Consulate. So, bumili ako nung, meron kasing instruction dun sa website nila. And yun yung susundin mo para makapag-apply ka. Hindi siya online application. So, i-download mo yung application form sa website nila. And syempre, ipiprint mo yon sa convenience store. And then, fill out that form. And bibili ka na din sa convenience store nung Japan Post na malaking envelope. Okay, so kung hindi niyo pa, kung meron akong separate video doon kung paano gawin yun, ano, so panoorin niyo yung video na yun, ilagay ko na sa description box para masundan niyo yung ano na to, trilogy na to ng aking mga, para series na to ng ano, kapag renew ko ng passport dito sa Japan, okay? So ilalagay ko doon. And so January nga ako nagpasa. And then after 1 week, February na yun, February 3, 1 week after, nabigyan ako ng slot. Makikita mo yung pangalan mo dun sa website nila kapag na-receive na nila yung application form mo. Kasi ipapadala mo yun by mail. So, pupunta ka dun sa kahit anong convenience store na merong Japan Post na mailbox. Tapos ilalagay mo dun yung envelope na kung saan nandoon yung application form mo. Okay? Next question, saan po makakabili ng envelope? Dahil nga nasabi ko kanina, mabibili mo yan sa convenience store. Kahit anong convenience store, sa Family Mart, Lawson, 7-Eleven, yan. Okay? Then, question ni Joanne Regaspi. Ayan, Joanne Regaspi. Sa Heroya building mo ba pinadala yung requirements mo? Yes, meron silang bagong address na kalagay dun sa website ng Nagoya Consulate. Doon mo ilalagay yung address. Ito yung address niya, no? Para may idea kayo. Yan yung address nung pagpapadalahan ninyo ng inyong application form. Okay? Sorry, napunit ko na siya. Ayan. So, dyan nyo ipapadala. Okay? Okay. Next question ay, kailangan ba ng birth certificate kapag adult? Renewal kasi ang katulad.
ako katulad mo. So hindi na ako nagbigay ng birth certificate. So ano lang yung isinama ko dun sa application form ko? Syempre yung application form na madadownload nyo sa Nagoya Consulate website. Then photocopy ng lumang passport. Photocopy nito. Yung photocopy niyo itong ano, yan, yung ito mismo, yung page na to. Then, ano pa ba? Photocopy nyo din yung inyong mga government IDs dito or residence card dito sa Japan. Eh, kung meron kayong driver's license, photocopy nyo din yun. Isama ninyo sa application form. And, ayun. Padala nyo na sa Nagoya Consulate. Yun lang naman. Hindi ako nagpadala ng birth certificate. Hindi ako nagsama kasi renewal lang naman yung in-apply ko. Then, for last question, kuya, pag nagpunta ka na dun, may ipapakita ka po ba na katunayan na nag-schedule mo na talaga yung araw na yon? Okay, so ang naaalala ko noon ay, meron din ako sa separate video niyan. Panoorin niyo yon, yung mismong araw na nagpunta ako dun sa scheduled date ko, yung personal appearance ko, ilalagay ko rin yan sa description box. Pero ang naaalala ko noong time na yun ay, 5 minutes before nung oras na inilagay nila sa'yo kung kailan ka pupunta doon, ay dapat nandun ka na. Okay? May mga upuan doon sa harap ng mga, ng consulate. So, uupo ka doon. And, dala mo to. Ah, oh, may dala ka na nito. Dala mo to. Yan, dala mo yan. And, pag pumunta ka na sa counter, sa oras mismo na binigay nila sa'yo, dumiretso ka na sa counter. Kasi in-expect na nila na ikaw na yun. Okay? So, wala naman ako ibang pinakita kundi yung ito. So sabi ko na lang doon sa counter, schedule ko ngayon ganitong oras. Then, i-verify nila tong envelope mo doon sa na-receive nilang malaking envelope din na galing sa'yo. Yung sinubmit mo na malaking envelope. Okay, so imamatch nila yun doon kung ikaw nga yung nakaschedule sa oras na yun. Okay, so wala naman ako ibang pinakita, yun lang naman. So yun guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga magre-renew pa lang ng mga passports nila dito sa Nagoya, ay panoorin niyo yung aking mga videos tungkol sa pag-renew ng passport. So, successful ang aking renewal ng passport sa Nagoya. Yung iba nasa Osaka or sa Tokyo, yung renewal ng passport. So, salamat sa mga nanonood ng aming mga videos. Pasensya na kung lately hindi ako nakakapag-upload dahil medyo busy. And malapit na rin kasi ang JLPT. So, kailangan kong mag-review. Pero sana patuloy nyo pa rin kami supportahan sa aming mga videos na i-upload. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aming channel and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong i-upload na mga videos. And sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming mga videos. Thank you so much and I will see you on our next video. This is Alan. See you on our next video. Paulit-ulit ako. Bye!